Tunay nga ang mahabang panahon ang ginugol ng mga sundalo sa pagsisilbi sa bayan. Iilan sa kanila ay nagbuwis pa ng buhay alang-alang sa kapayapaan. Kapag ang mga kawal ng bayan ay malapit nang magretiro sa serbisyo, ang kanilang unit na nasasakupan ay may nakahandang programa bago sila magtapos sa serbisyo. Isa na dito ang Transition Assistance Program Livelihood Training na isinasagawa ng Office of the Assistant Chief of Staff for Personnel G1 7th Infantry Cognay Division sa ilalim ng Lieutenant Colonel Felix Emeterio M. Valdez. Ang programang ito ay naglalayong matulungang makapagplano ng kanilang magiging kabuhayan o negosyo ang mga sundalong malapit nang magretiro sa serbisyo. Ilan sa mga naging paksa sa livelihood training ang stress management para matulungan ang mga participants kung paano i-handle ang stress na kanilang nararanasan sa trabaho at maging sa pamilya. Binigyan rin sila ng idea sa reservist integration at kung paano maging miyembro ng reserve force kapag sila ay nagretiro na. Maliban dito ay mayroon ring lecture tungkol sa cooperative management at financial literacy upang maturuan sila kung paano gamitin ng tama ang kanilang naipon na pera at mabigyang kaalaman tungkol sa magandang investment tulad ng mushroom production, bonsai making, organic farming, car wash services at water refilling station business. Ipinaliwanag ni Captain Marlon E. Urbano ng OG-17ID na mahalaga ang livelihood training upang magabayan ang mga sundalong pasok na sa optional o compulsory retirement. Ang nasabing training ay kadalasang isinasagawa ng 2 beses sa isang taon ng opisina ng OG-1. 1 year, nagpapan tayo dito, nakatanggap tayo dito ng 2 times a year sa mga retirees, sa mga optional at saka compulsory na retirement. Kasi in preparation nila so military to civilian life. Kasi mostly sa atin, kapag nag-retire na, tropa mag-iisip kung ano ang magandang business na gagawin or ano ang pagkakaabalan niya kapag siya ay nag-retire na. Samantala, nagbahagi naman si Master Sergeant Fanny M. De La Rosa ng 84th Infantry Victorious Battalion 7ID na magagamit nila ang dagdag kaalaman mula sa livelihood training na ipinagkaloob sa kanila. Alam niyo yung napakalaga sa amin na magpapalabas sa servisyo. Dahil ito ay isang bagay na dagdag kaalaman para sa amin, para sa sustainable ng pangkabuhay namin kung kami ay nalabas dito sa servisyo. Bago matapos ang nasabing training ay nagpunta ang mga participants sa 7th Livelihood Enhancement Center na nasa loob rin ng Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija para sa demonstration ng paggawa ng mushroom soup at chicharon. Hindi matutumbasan ng anumang halaga ang haba ng servisyong inalay ng mga sundalo para mapagpili ang kapayapaan. Kaya nararapat lamang na kinahanin ang kanilang sakripisyo para sa taong bayan na dapat tularan lalo na ng mga kabataan. Mula dito sa Palayan City, ako si Hanny Medina, ang inyong kaugnay.